الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد أنلحتبو nang papuri at pasasalamat ng lahat ng nilalang ay sadyang para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ay ating pinupuri at pinasasalamatan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat walang kasing swerte ang bawat Muslim. Nilikha tayo ng Allah, napakaswerte natin. Nilikha niya tayo na pumipintig sa ating mga dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, sino man ang kanyang patnubayan, walang makakapagpaligaw, at sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw, ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Yan mga kapatid ang dahilan kung bakit dapat lang magpasalamat ang bawat isa sa atin. Hindi niya tayo nilikha nakasama sa mga kuffar, nilikha niya tayo nakasama sa mga Muslim. Pinakadakila na ating natamo. Mga kapatid, sa pananampalataya, naglipa na ngayon kahit saan, na mall, ang mga nanghihikayat ng credit card. Alam niyo, ibig sabihin ng credit card, yung maliit na plastic. Opo, credit card kung tawagin. Kahit wala kang dalang pera, pwede kang mamili. Yun lang ang dala-dala mo, credit card. At napakarami ng mga Muslim na nahihikayat, nare-recruit, at nagkakaroon din ng mga credit card. Marami sa atin ang may credit card. Ang tanong, ito bang credit card ay mayroong riba? O ito bang credit card ay walang riba? Ito ba ay pwede o ito ba ay hindi pwede? Yan po ang tanong. Yan po ang bibigyan natin ng punto. Mga kapatid, sa pananampalataya, maraming kamusliman, yung iba mayroon bang mga pinag-aralan sa Islam na nagsasabi na ang credit card ay walang riba? Ang kanilang katwiran ay ganito. Anila, yung pera mo, ilalagak mo sa bangko, bibigyan ka ng credit card para ikaw ay mamili na walang dalang pera. Sa tuwing may binili ka, anila, babawasin sa pera mo sa bangko. Kung mayroon mang babawasin na iba pa, ang tawag roon anila ay service charge. Kaya ayon sa kanilang paliwanag, wala raw riba ang credit card. Mga kapatid, sa pananampalataya, yan ngayon ang bibigyan natin ng 14 na punto. 14 points. Para po malaman ng Muslim. Kaya po ang mga Muslim ay nagsasabi na walang riba dahil hindi niya napapasukan ang mekanismo ng credit card system. Hindi niya alam. Punto por punto. Hindi niya alam. Kaya bumakala niya ganun lang kasimple. Naglaga ka ng kwarta sa banko, binigay ka ng credit card, mamimili ka, wala kang dalang pera, sa tuwing may bibilin ka, ibabawas ang credit card. Walang riba nila. Ngayon, kahit na hindi natin tanungin ang malalaking Islamic scholars, kahit na huwag na tayong pumunta sa Fatawa Islamia, huwag na tayong pumunta sa The Permanent Committee, huwag na tayong pumunta sa Hatol ni Sheikh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, huwag na tayong pumunta sa Fiqh Sunnah. Ang tanungin mo lang Christian, tanungin mo lang kafir na nagtatrabaho sa bangko,
tanungin mo siya na siya na nakakaalam ng mekanismo ng credit card. Sasabihin sa'yo, ang credit card ay naglalaman ng usury. Ano pang usury? English yun. Sa Tagalog, patubuan. Sa Arabic, riba. May patubuan na niya. Puntahan mo ang lahat ng credit card companies sa Pilipinas. At tanungin mo ang mga namumuno at mga eksperto sa credit card, sasabihin sa iyo na ang credit card ay mayroong usury, mayroong mga hidden fees na hindi nakikita ng Muslim. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, ang credit card sa Pilipinas ay mayroon pong patubuan. At ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa patubuan? Pakinggan ninyo, sinabi ng Allah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Anong ibig sabihin? Chapter ano yun? Chapter 2, verse 275. Anong ibig sabihin? Yaong mga lumalamo ng riba, mga kumakain ng patubuan. Yan ang ibig sabihin. Kumakain ng patubuan. Yaong mga lumalamo ng riba, sila ay hindi makatatayo sa araw ng paghuhukom kung hindi katulad ng pagtayo ng isang hinahataw ni Satan tungo sa kanyang pagkaligaw. Ibig sabihin, ang isang tao na kumakain ng riba, pagdating ng araw ng paghuhukom, tatayo siya sa araw ng paghuhukom na tulad ng isang mama na nabaliw sa palo ng Satan. Ganun katindi. Ngayon, paano natin mapatunayan na ang credit card, karaming mga Muslim, tandaan po ninyo, sino mang may credit card sa atin, pagkatapos ng khutbah na ito, mag-decision ka. Iisa-isay namin sa inyo ang 14 na punto, katibayan na ang credit card ay may riba. Unang punto, number one, kapag ikaw ay mag-a-apply pa lamang ng credit card, mayroong credit card companies, hindi naman lahat, pero mayroong ilang mga credit card companies na mayroong silang tinatawag na scam. Ano ibig sabihin ng scam? Pandarambong, pandaraya, pandilin lang. Yan ang scam. Mag-apply ka pa lamang, pag-submit na pag-submit mo ng application mo, hihingian ka ng tinatawag po na processing fee. Doon, supply ka kagad. Opo. Pangalawa, hihingian ka ng acceptance fee. Pangatlo, hihingian ka ng membership fee. Itong tatlong fee na ito, ito ay supply ka na kagad. Ngunit, hindi lahat ng credit card companies ay mayroong ganitong scam. Ipagpalagay natin na yung credit card company mo ay wala siyang scam. Dumako natin sa punto numero dos. Number two, kapag ikaw ay bibili, halimbawa sapatos, sa mall, dala-dala mo ang credit card mo, hindi pera ang dala mo, ang dala mo credit card. Pagbili mo ng sapatos, may patong na nga yung tindahan, may patong na nga yung credit card, mayroon pang another patong na hindi alam. Anong malay mo ba naman pagdating ng billing, kung ano-ano mga fees, mga purchasing fee, mga interchange fee, mga universal default fee, anong pakakainti? Hindi mo alam yan, hindi ka naman accountant. Sabihin mo lang, bakit ang daming fee? Okay, dito tayo sa punto numero dos. Pagbili mo ng sapatos na gamit ang credit card mo, mayroon kang tinatawag na purchase interest fee. Babawasin sa kwarta mo. Hindi pa yung kunyari halaga ng sapatos 1,000, papatungan pa yun ang tinatawag na purchase interest fee. Anong tawag doon? Interest fee. Anong tawag roon? Riba o hindi riba? Yan ang malinaw, mga kapatid sa pananampalataya. Pangatlong punto. Lahat ng tindahan na mayroong credit line, yung tindahan na kapag bumili ka, bibigyan mo ng credit card, tapos ipaprocess nila, mababawasan ng pera mo sa bangko, ang tawag roon na tindahan, tindahan na may credit line. Lahat ng tindahan na mayroong credit line, hindi sila po pwedeng magbenta na ang ibabayad mo credit card,
hanggat hindi sila nagbabayad sa credit company, credit card company ng interest fee. Lahat ng tindahan, pinapatungan ng credit card company. Anong tawag doon sa patong? Interchange fee. Yan. Ibang mga bansa, 2%. Depende kung anong bansa mayroon ka. Lahat ng patubuan ng credit card companies, ang pinakamalaki na kanilang nakukulimbat sa buong mundo ay itong tinatawag na interchange fee. Mula sa mga tindahan, anumang nabenta mo na tindahan ka, na ibinenta mo sa pamagitan ng credit card, mayroong interchange fee na kukulektahin sa iyo ng credit card company. Ngayon, ano ang gagawin ng tindahan? Natural, babawi yun. Saan niya babawiin? Ikaw na consumer na gumagamit ng credit card, ikaw ang papatungan naman niya ng interest para makabawi siya doon sa ibinabayad naman niya sa credit card company. Ano ang tawag riyan? Hindi pa riba? Tinubuan ka na nga ng tindahan, pinatungan ka pa ng interest, pinatungan ka pa ng interest ng credit card company. Dubli-dubling riba. Tapos sasabihin mong walang interest, walang riba. Okay, dumako tayo. Number 4. Mayroon kang pipirmahan bago ka magkaroon ng credit card. Isa sa mga kontrata doon, kasunduan doon ay buwan-buwan. Maglalaga ka ng pera sa bangko. Para nang sa gayon, yung credit card mo may laman. Para kapag mamimili ka kung saan shopping mall, pag nagbigay ka ng credit card, mayroon pera sa bangko. Ang tawag roon, buwanan na paglaga ng kwarta. Ngayon, bilang punto numero 4, kapag ikaw ay sumablay sa petsa, isang araw lang na sumablay ka sa petsa, dun sa pinirmahan mo na petsa na paglagak ng kwarta para ilagay mo sa bangko, sumablay ka, isang araw lang, may patong ka kagad. Pinakaminos, 20% ang patong mo. Depende kung saang bansa ka. Mayroon ka kagad patong kwarta mo na inilagak mo para ipambili, sumablay ka lang ng isang araw, papatungan ka kagad ng 20%. Anong tawag roon? Riba o hindi riba? Maliwanag. Maliwanag na maliwanag, mga kapatid, na ito po ay riba. At ito pa ang mapanganib. Minsan, papatungan ka 2 beses. Kung tawagin, retro. Fee. Nabayaran mo na yung nakaraang buwan, itong buwan na ito, papatungan ka muli pag hindi ka alisto. Pag hindi ka mareklamo, hindi mo pinansin, hindi mo alam ano itong mga retroactive fee, papatungan ka ng papatungan ng bangko. Punto numero 5. Ngayon, mayroon kang pinamili. Pagkatapos mo mamili, walang laman yung pera sa bangko mo. Bandang huli ka na nagbayad. Pag nagbayad ka bandang hulihan, mayroon kang patong na sa ibang bansa, 20% pataas interest. Anong tawag roon? Riba o hindi riba? Hindi ito alam ng mga Muslim. Kaya ibang mga kapatiran natin na mga nakapag-aral, may mga kaalaman tungkol sa riba at hindi riba, bumibigay ng conclusion na ang credit card walang riba kasi hindi niya alam itong 14 points na ating ibibigay sa inyo na punto por punto. Kung alam mo lang itong 14 points na ito, masasabi mo na riba talaga ang credit card. At maraming Muslim, pinagmamalaki pa mayroon siyang credit card. Hindi mo alam yung kapirasong plastic na yan, yan ang mitsa itutupok siya sa apoy. Dahil riba. Number 5, kapag nalit ka magbayad, binili mo ang sapatos ngayon, nagbayad ka mga isang buwan o kaya 10 araw, 5 araw ka nagbayad, mayroon kang patong na interest. Anong tawag doon? Penalty fee. Sa ibang bansa, 20%, mayroon pang 25%. Tubo. Okay. Eto, number 6. Punto numero 6. Mayroong mga credit card companies na ikaw na miyembro, pwede kang mag-cash advance sa sarili mong pera. Mayroong mga ganyan. Halimbawa, nagipit ka at gusto mong mag-cash advance doon sa pera na inilalagak mo buwan-buwan. Kapag nag-cash advance ka doon sa pera mo, ang tubo ay mas malaki kaysa tubo ng may binili ka na pinatubuan ka ng tindahan at tinubuan ka ng credit card company. Yan. Ang tawag roon,
cash advance interest fee. Kaya kapatid, sa pananampalataya, kwarta mo na nga iyon, kwarta mo, inilagak mo sa banko, hihiramin mo lang, may tubo. Anong tawag doon? Hindi ba riba? Tapos sasabihin mo, walang riba? Eto, ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa riba? Pakinggan niyo ito. Tungkol sa 72, 72 na uri ng riba. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 72 baban, idnaha mithlu ityanir rajuli ummahu." Ibig sabihin, ang riba mayroong 72 pinto. Sa ibang mga scholar, 72 uri ng riba. Ang riba ay mayroong 72 pinto. Ang pinakamaliit nito, ang pinakaminus na kasalanan na magagawa mo din sa 72, ang pinakaminus na kasalanan ay katulad ng isang lalaki na nakikipagtalik, nakikipag-sex sa kanyang nanay. Ganito katindi ang riba. Pinakaminus na kasalanan sa riba ay katulad ng nakikipag-sex ka sa nanay mo. A'udhu billah. Ipalayo ito ng Allah. Source natin, Tabarani, hadith number 7147. Para po, eksakto ang reference kung sakaling i-double check ninyo. Punto numero 7. Kung ikaw halimbawa ay malilate na, pupunta ka pa sa bangko, baka matraffic ka. Isang oras lang alam malate ka eh. Papatawan ka. Ang ginawa mo, tumawag ka sa bangko. Bumayad ka sa pamagitan ng telepono. Kapag ikaw ay nagbayad, kasi may pinirma ka, buwan-buwan, may babayaran ka. At kapag ikaw ay tumawag para magbayad, mayroon ding interest fee. Ngayon, lalong-lalo na kung ang pagbayad mo ay electronic transfer fee. Dinaan mo sa electronic, pumunta ka sa isang institution, nagbayad ka, ipinadala sa kanila. Pinakamalaki sa ibang bansa, 30% ang interest. Anong tawag nito? Riba o hindi riba? Mga kapatid, sa pananampalataya, sino man ang may credit card o nagbabalak magka-credit card, maghunos dili na kayo. Itapon na ninyo yung card na yun, na plastic na yan. Yan ang ikatutupok mo sa apoy. Hindi pa naman basta-basta tupok sa apoy. Tungkol sa riba, mamaya banggitin natin yung ayah. Tungkol sa riba, kapag ikaw ay nagriba, ngunit ikaw ay nagtawba, patatawarin ka ng Allah. Ngunit kapag binalikan mo ang riba, alam nung parusa, katulad ng parusa ng kafir, katulad ng parusa ng musyrik, sa apoy, forever and ever. Walang hangganan sa apoy ang parusa. Ganito katindi ang riba. Ngayon, punto numero 8. Minsan nagtataka ka, nabayaran ko na yun ah, yung penalty ah. Last month, bakit ngayon naman nasa billing ko ito, babayaran ko na naman daw. Ang tawag roon, double penalty. Nabayaran mo na, babayaran mo ulit. Ito, ano ang tawag roon? Halimbawa, ikaw ay bumili ng cellphone. Ginagamit mo ang iyong credit card. Bumili ka ng cellphone na ang halaga halimbawa ng cellphone ay 10,000. Pero ang pera mo lang sa bangko, 9,000. So may utang ka na 1,000. Na dapat doon ka lang tutubuan sa 1,000. Ang ginagawa ng bangko, hindi ka doon tutubuan sa 1,000. Ano ba naman ang malay mo kapag dumating ang bill? May mga kung ano-ano mga interest fee. Wala kang kamalay-malay. Yung pala tinubuan, pati na yung 9,000 tinubuan. Tutubuan ka sa 1,000, tutubuan ka pa sa 9,000. Ibig sabihin, doon sa sisingilin sa'yo, salip ng utang mo 1,000, ang tutubo sa'yo ay yung 10,000. Patutubuan ng interest. Ganito po, mga kapatid, sa pananampalataya, itong credit card na ipinagmamalaki mo, kapag mamimili ka sa mall, nilalabas mong credit card mo para makita nila sosyal. Yung pala, tutupukin ka sa apoy. Nang wala kang kabalay-malay, may mga kapatid rin natin kasi na may mga kaalaman sa Islam, sasabihin sa'yo, walang riba. Anong walang riba? Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa riba?
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتكبده الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تطوبوكين كسأبوي بور إبر Matapos ka magtawba, itinapon mo yung credit card mo. Ayoko na, sabi mo. Pero sabi na misis mo, sayang dear, balikan mo, binalikan mo. Ang riba, anong sabi ng Quran? Pwede kang patawarin kapag humingi ka ng tawad. Ngunit kung binalikan mo ang riba, tutupukin ka sa apoy magpakailanman. Forever. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, yang hawak-hawak ninyo na card na yan, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, punto numero 9. Number 9. Minsan may binilikan sapatos. Ang halaga ng sapatos, 1,000. Tinandaan mo, minarkahan mo, 1,000. Bakit pagdating sa bill, 1,200? Bakit kaya? Sabi ng tindahan, 1,000. Pero nung singiling ka ng credit card, 1,200. Bakit naging 1,200? Tinubuan ka ng tindahan ilang beses, tinubuan ka pa ng credit card ilang beses, pagkatapos tinubuan ka muli, ginawang 1,200. Anong tawag doon? Mga kapatid, sa pananampalataya, mayroong kang pinirmahan. Once na permahan mo yung kontrata ng credit card, mayroong isang bahagi roon sa kontrata na ganito, basahin ko sa inyo. Ano nakasaad? Na ang kahulugan, pwede nilang baguhin ang presyo. Pwede nilang baguhin ang presyo ng binili mo ng anumang gusto nila. Ito ang pinirmahan mo. We reserve the right to change the terms at any time for any reason. Pwede nilang baguhin ang presyo ng binili mo kailanman gusto nila, kahit anong dahilan na gusto nila. Kaya nagtataka ka, bumili ka ng sapatos, 1,000. Pagdating ng bill, bakit naging 1,200? Samantalang ang nakalagay sa presyo ng tindahan, 1,000. Binago nila. Mayroon silang karapatan at ang karapatan nila, pinirmahan mo. Ngayon, ang tanong brother, malinaw ito na pandarambong. Ang tawag rito pang hold up. Malinaw na hold up. Bakit nakakalusot itong mga credit card company? Illegal pala to, krimen pala to. Bakit? Abay, bakit nga ba? Ang sagot po riyan, ng mga kapitalistang mga kufar ay money talks all the languages of men. Pagdating sa kwarta, lahat ng illegal nagiging legal. Sa paanong paraan? Yung mga credit companies na iyan ng mga major at saka mga minor credit card companies, halimbawa Mastercard, Citicard, yan mga major companies, at ng mga minor na credit companies, magmi-meeting. Sabi nila, mag-meeting tayo. Mayroon tayong 14 points na gagawing batas. Pero hindi magiging batas pag hindi pinirma ng mga senador at mga kongresista. Kailangan natin ng 50 million pesos. Mag-contribute kayo, bawat isa. Pag sama-samahin natin, ibigay natin kanino? Sa congressman? Sa senador? Hindi po. Hindi ganun kagarapal. Hindi silang magbibigay sa congressman, hindi silang magbibigay sa senador. Saan nila ibibigay? Tinatawag na lobbying group. May mga lobbying. Sila taga-negotiate. Ibibigay nilang kwarta sa lobbying group para kausapin ng mga senador at mga kongresista na butuhan at maging batas itong mga pandarambong na ito. Itong mga hold up na ito, malinaw na illegal, malinaw na hold up. Pero ano magagawa mo? Pinirmahan ng congressman, pinirmahan ng senador, naging batas. Anong panalo mo? Batas na. Punto numero 10. Ano ang punto numero 10? Mayroong kang pinirmahan sa credit card, kontrata. Halimbawa, ang pwede mo lang bilhin base roon sa magkano inilalagak mo buwan-buwan ay hanggang 20,000 lang. Ibig sabihin, credit limit, kung tawagin. Mayroong limitasyon ang pwede mong bilhin na dala-dala mong credit card. Halimbawa, 20,000. Kaya lang, nung namili ang misis mo, sumubra. Wala kang kamalay-malay sa kontrata na yan. Na kapag pala sumubra, kahit 100 lang, 20,000 and 100. Mayroong ka ng patungpo. Ang tawag dito po ay
exceeding your credit limit interest fee. Mayroong kang babayaran dahil lumagpas ka sa iyong credit limit, mayroong kang babayaran at ito po ay ipapatong na naman sa pagbigay mo ng pera mo, papatungan na naman para bawasin doon yung atraso mo na sumubra ka ng pamimili. Anong tawag rito? Riba o hindi riba? Punto numero 11. Ito ang pinakataktika nila. Ipapadala sa iyo ang bill kada buwan. Ang petsa, yung malapit nang mag-deadline. Ipapadala sa iyo ang bill na malapit na mag-deadline para maghanap ka pa ng pera na ilalagak sa bangko bago ka nakakita ng pera na deadline na mayroon ka na naman patong. Penalty na naman. Another interest na naman. Nakita mo, patong-patong na pinapatungan ka ng riba, 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 riba. Ngunit ang Muslim, tuwang-tuwa pa. Ipinagmamalaki pa niya. Mayroon siyang credit card. Walang kamalay-malay. Itutupok sa yung credit card niyan. Bitawan mo na yan. Kung halimbawa, bibitawan mo yan. Pumunta ka sa credit card company, sabi mo, i-dissolve po ng kontrata. Kapag dinisolve mo ang kontrata, lahat ng pababayaran, pababayaran sa'yo, siguraduhin mo na wala na silang sisingilin sa'yo. Dahil mayroon pang mga credit card company na kahit na dinisolve mo ng kontrata, may darating pa rin sa'yo na paniningil. Siguraduhin mo, kapag pumirma ka, sabihin mo sa kanila na wala na darating sa'kin na bill, ha? Siguraduhin ninyo, na wala na darating sa'kin na bill, na maniningil. Kwarta po ang pinaka-importante sa kanila. Kahit illegal, basta kwarta. Hindi yan mga mu'min. Mga kapatid sa pananampalataya, ikaw na nagmamalaki na may credit card, sumasali sa kanila, anong tawag rito? Tinutulungan mo ang mungkar, tinutulungan mo ang monster, tinutulungan mo ang pandarambong, tinutulungan mo ang kapuot-puot sa paningin ng Allah. At ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, wattakullaha inna allaha shadidul iqab. At huwag kayong magtulungan. Subalit, huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa gawaing makasalanan at paglabag. At katakutan ninyong Allah, katotohanan ng Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Punto numero 12. Number 12. Sabi mo, itong credit card ko bata, alam mo ustad, itong credit card ko, pang forma lang. Hindi naman talaga ako namimili eh. Nagdi-deposit ako buwan-buwan ng pera, pero minsan lumilipas ang isang buwan na hindi ako bumibili na ang gamit credit card. Paano nila ako interesan na pera? Paano nila ako tutubuan? Hindi naman ako namili. Anong wala? Mayroon. Anong tawag roon? Nakabatas pa rin yan. Legal yan. Pinirma ng mga congressman. Pinirma ng mga senador. Ano ang tawag roon na penalty? Inactivity fees. Hindi ka aktibong mamili. Lagak ka na lagak sa bangko, hindi ka naman namimili. So sabi nila, ano akala mo sa amin, savings? Pag naglagak ka, kailangan ni family mo, eh hindi ka namimili. Dahil sa hindi ka namimili, papatawang ka na naman ng penalty na kung tawagin, inactivity fees. Pera mo na ngayon, ipapataw muli sa'yo. Ano ang tawag dyan mga kapatid? Riba o hindi riba? Sino mang maalam ng kahit kaunti tungkol sa patubuan, alam na alam mo, hindi mo kinakailangan mag-aral sa Madina, hindi mo kinakailangan mag-aral sa Al-Azhar, hindi mo kinakailangan maging ulama para maintindihan mo na itong 14 points ay riba. Simple-simple. Mga kuffar nga, alam nila ng tawag nito, usury. Opo, kapag hindi ka namili, dahil pang formal lang ang credit card mo, pag malaki lang, mayroon kang Mastercard, mayroon kang City Card, mga major card, at hindi ka namili, penalty kada buwan. Mayroon kang inactivity fees. Punto numero 13. Ngayon sasabihin mo, brother, paano ako makakasama sa impyerno? Hindi naman ako kumakain ng riba. Ako ang niriribaan. Pati ba naman ako? Anong sabi ng hadith? Hum sawaun. Ikaw na niribaan. Ikaw na nagriba. Ikaw na saksi sa riba. Ikaw na sumulat sa riba. Pari-pariho kayong lahat sa kasalanan. Kaya huwag mong sasabihin na hindi ka naman kumain ng riba. Ikaw na biktima ng riba, kasama ka sa tutupukin sa apoy.
Yan ang punto numero 13. Ngayon, punto numero 14. Last. Sasabihin mo, brother, paano naman ako magkakaroon ng interest? Eh, bumabayad ako tamang oras. Wala akong penalty. Hindi ako lumalagpas sa aking credit limit. Hindi ako mamimili ng lalagpas. Wala akong penalty. Hindi ako nalilate. Wala akong penalty. Ano pang mga penalty? Iwasan ko. Wala akong kapina-penalty kahit isa. So wala silang interest. Yan ang akala mo. Mayroon pa rin interest. Ano tawag roon? Ito. Batas na rin yan. Ang tawag sa interest, universal default interest fee. Anong ibig sabihin, brother, ng universal default interest fee? Itong mga banko na ito, itong mga credit card companies, itong mga financial institutions, mayroon silang mga koordinasyon. Kung blacklisted ka sa isa, alam nung isa. Kung may atraso ka sa isa, alam nitong credit card mo. Alam ng bawat isa ang bawat isa. Alam nila ang kanilang mga consumer. Kung mabait, bumayad o nagwa 1, 2, 3. Ngayon doon sa ibang mga transaksyon na wina 1, 2, 3 mo, dito nila ipapatong sa credit card mo na matapat ka magbayad, hindi ka nalilate, hindi ka lumalagpas, wala kang penalty. Pagdating sa'yo ng billing mo, sasabihin siya ng billing mo, mayroon kang babayarang universal default. Ano to? Doon sa mga naatrasuhan mo na ibang institusyon. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay napakalinaw. 14. 14 na punto na nagpapatunay na ang credit card ay riba. Sino mang magsabi na hindi riba, basahin natin muli sa kanyang 14 points. Sino man, hindi mo na kailangan maging scholar, hindi mo kailangan maging alim, hindi mo kailangan maging graduate ng Madina, graduate ng Al-Azhar, mismong mga kuffar, alam na alam nila na itong 14 points ay usury. Patubuan sa Tagalog at sa Arabic, riba. Kaya kapatid sa pananampalataya, sino man sa atin na nagbabalak magkaroon ng credit card, sino man sa atin na mayroong credit card, itakwil mo na yan bago dumating ang araw na itutupok sa'yo sa apoy. Yang kapirasong card na yan, na plastic na bunga, kala mo pwede mong ipagmalaking sosyal, itutupok sa atin sa apoy. Ipalayo nawatay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, kung ikaw ay mayroong ganyan, ay itapon mo na yan. At kapag itinapon mo, ibig sabihin i-dissolve mo ng kontrata. Pag-applyan mo na paano ma-dissolve yung kontrata. At pagkatapos, kapatid sa pananampalataya, huwag mo nang balikan kahit kailan. Dahil kapag binalikan muli ang riba, tinutukoy sa ayan na ito ay riba. Itong 2, chapter 2, verse 275, balikan natin. Yung tungkol sa tutupukin sa apoy forever. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Subalit, sino man ang nagbalik sa gawain na ito, binalikan mo yung riba, tinalikdan mo na, pero binalikan mo ulit, alam mo na ngayon, walang problema nung hindi mo pa alam. Nung hindi mo pa alam, magtawba ka. Hindi mo alam. Ngunit ngayon na alam mo na. At tinalikdan mo na. Ngunit binalikan mo. Subalit, sino man na nagbalik sa gawain ito, sila yaong mananahanan sa apoy, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Forever. Ganito po katindi ang atraso sa riba. Na po pwede kang matupok sa apoy ng walang hanggan. Ipalayo nawa sa atin ng Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.